guys! Welcome back to my channel! Kung bago pa lang kayo sa channel ko, welcome sa inyo. Ako nga pala si Bianca Yunis. May chichika ako sa inyo. Based lang to sa na-experience ko. So, kung gusto nyo malaman kung ano to, just keep on watching. Danger zone, no. We can make it through our fear. Experience ako ng mga to dahil minsan ako naging online seller. 10 uri ng online buyers. Number 10. The PM na lang kita ulit buyer. Buyer na nagkasundo na kayo, di ba? May napagkasunduan na kayo. Halimbawa, hello ma'am, magkano po sa binibenta niyong item? Ikaw naman, hello, it's 150 only. Nasabi, ay okay po, thank you po sa info. PM ko na lang po kayo ulit kapag bibili na ako. Wow! E di sana piniem mo na lang ako kung sure ka na nabibili ka na, di ba? Hindi yun na sayang lang yung oras ko dito para makipag-chat sa'yo. Hindi lang ikaw ang priority ko. Priority kita kung bibili ka talaga ng item ko. Number 9, the Joy Reserver. Ano nga ba yung Joy Reserver? Buyers na magpapareserve ng item mo tapos hindi naman pala kukunin. Diba? Example. Hello ma'am, how much po sa binibenta mo? Ikaw? It's only 150 ma'am. Ah, okay po. Pwede ma'am pareserve po. I-reserve nyo po yan sa akin ma'am ha, para hindi po ako mawalan. And then ikaw naman si tanga. Ah, sige po, i-reserve ko po to sa inyo kasi akala mo kukunin talaga niya, diba? Tapos dumating na yung araw na hindi na siya nag-chat. Then, chinat mo. Hello, ma'am. Kukunin mo po ba yung item? Kasi po, nireserve ko po to sa inyo eh. Ang malala doon, hindi ka na re-replyan. At ang worst, hindi ka na isisin. Inbox zone ka na lang, ate girl. The number 8 buyer. Ito yung mga buyer na di marunong magbasa. Di marunong magbasa, ito yung nilagay mo na lahat ng info sa binibenta mo, magkano yung binibenta mo, saan ang meet up, paano ipapadala ang pera, ano ang details mo, and ano ang courier mo, then ipi-PM sa'yo, saan po ang meet up, kung details nyo, magkano po yung binibenta nyo, nilagay na nga po lahat sa info eh. Bakit magtatanong pa kayo? Kaya nga nilagay sa info, di ba? Para wala nang tanong-tanungan, di ba? Para yung pagbebenta, diretso agad. The number 7 buyer. Ito yung mga buyer na kuripot buyer. Nilagay mo na nga kung magkano, presyong makamura na nga, tumatawad pa. Halimbawa, 150 na nga lang yung binibenta mong item, tatawad pa. Pwede po bang 100 na lang? Wow, te. Wala na akong tinubo. Kung magkano ko binili yung item na binibenta ko na to, ganun ko na rin ibibigay sa'yo. At sino ka ba, diba? Kaya nga, diba, nag-negosyo kasi gustong kumita. Diba? Mura na nga yung binibenta mo, mas mumurahan pa nila. At ikaw naman, mapapamura ka na lang. Number 6, the normal buyer. Yung mga normal buyer na ipi-PM ka, hi ma'am, how much po sa ganito mong binibenta? And sabihin mo yung presyo. And ma'am, saan po ang meet up? So kung meet up ang pinili, di meet up kayo, sasabihin mo kung saan ang meet up place mo. And then magkakasundo kayo na, ah, okay ma'am, sige po, ganito pong araw, mag-meet up po tayo, ipi-PM po kita. And naka-receive ka ng PM niya kinabukasan, and then nag-meet up kayo, maayos ang transaction. Eh di wow, diba? Kung ganyan lahat ng buyers, eh sana nakakatuwa. The number 5 buyer. Ito yung mga real buyer. Itong real buyer, parang normal buyer lang din. Pinagkaiba lang nila, itong real buyer, talagang totoong-totoo sa sarili niya. Nakita pa lang niya yung item mo, hindi na siya nag-comment sa post mo. Pagkakita niya, PM ka agad at sinabi niya agad na kukunin niya. Diba? Wala nang paligoy-ligoy pa. Binasa niya yung info, hindi na siya nagtanong kung magkano, saan ang meet up, ganyan. Kasi nakalagay na nga doon yung meet up nyo. Nag-set na lang siya ng place kung gusto niya ko saan ang meet up. And then, gora na. Meet up na tayo ma'am, kukunin ko na yan agad, diba? Yan ang the real buyer. Magandang kausap at madaling kausap. For buyer. Tatawagin natin matanong buyer. Nilagay mo na nga yung info mo doon. Parang ano rin to, katulad din to ng number 8.
buyer, yung di marunong magbasa buyer. Saan po yung meet up, di ba? Yun na nga, napag-usapan na natin kanina. And then, ang ending, hindi naman pala bibili. Magtatanong siya na magtatanong about sa binibenta mong item, kesyo ganito, kesyo ganyan, lahat na natanong niya, and about sa buhay mo natanong na din niya sa pagkamatanong niya. And ending, hindi naman pala bibili. Tinanong na lang tinanong yung item mo, tapos sa iba palang buyer bibili. Di wow, di ba? Nakakainis. Part 3, buyer, the bogus buyer. Ito yung mga kinaiinisan ng lahat, di ba? Bogus buyer, ito yung nagkausap na kayo sa chat or text, anuman transaction nyo. Then, maayos na usapan nyo, maganda na, may meet up na, may araw na kung kailan mo isiship. Andun ka na sa meet up place nyo, di ba? Magka-text na kayo ng araw na to. Then, maayos yung usapan nyo, papunta ka na, papunta na rin siya. Then, pagpunta mo dun sa lugar na yon, iti-text or i-chat mo siya, pagkita mo sa messenger, naka-block ka na. Natawagan mo, ayaw matawagan, di ba? Kung hindi cannot be reached, busy yung cellphone. Hindi ko alam kung anong ginawa, di ba? Ganyan yung mga nakakainis eh. Nangyari na yan sa akin, one time pa lang naman. Di ba nakakainis? Nagpunta ka pa dun sa place na meet up nyo, tapos di ka naman pala sisipulin. Napaka-bogus, di ba? Sayang lang yung effort na magpunta at sayang lang yung pamasahe mo. Isa din pala sa bogus buyer ang shipment. Kapag shipment naman ang pinili niya, is ganito ang mangyayari. Example, hello ma'am, pwede niyo po bang ipadala yung item ko today? And kasi hindi po ako makapaghulog ng bayad, so pwede po bang bukas na lang maghuhulog? Ikaw naman si tanga, nagpauto ka. Sabi mo, ay okay po ma'am, sige po. Kasi parang tingin mo naman maayos naman kausap eh, diba? Maayos naman yung itsura, tinignan mo yung Facebook, diba? Hindi naman ka duda-duda yung pagmumuka, so ikaw naman pumayag ka. Kinabukasan, at napadala mo na yung item niya, kinabukasan, pini-M mo. Hello ma'am, anong oras po kayo manghuhulog? Ayun, sinimulan ka ng hindi replyan, hindi sinisin. Hanggang sa dumating sa kanya yung item na binili niya sa'yo, hindi ka na niya pinadala ng bayad, diba? So bogus. Diba? Sana matamaan kayo dyan, mga bogus buyer. 2, the suki buyer. Ito yung mga buyer na nakatransaction mo na, magandang usapan ninyo. Kanya sa'yo sa huli niyang chat, okay ma'am, next time ulit, next transaction ulit, o order po ulit ako sa inyo pag naubos na to, ganito, ganyan. And then naubos na ulit, nakailang bili na ulit siya sa'yo, yan ang suki buyer. And last but not the least is the di marunong maghintay buyer. Ito yung mga buyer na chat sa'yo na, hello ma'am, nakapaghulog na po ako ng pera. Kailan nyo po ipapadala yung item ko? Sinagot mo, ma'am, ngayon din pong araw na to ako ipapadala. Wait na lang po kayo sa signal ko and isa-send ko na lang po sa inyo yung item kapag okay na at yung resibo pag na-ship na. Then sinend mo na yung resibo, di ba? Na-send mo na sa kanya, na-send na niya. Nasabihin niya, ma'am, kailan ko po ito matatanggap? At sagutin mo naman, ma'am, 1 to 2 days po. Sabihin niya sa'yo, ma'am, ang tagal naman po pala. Kala ko po pag pinadala niyo po ngayon, makukuha ko na po agad. Ay, wow! Meron pang buyers na galit na galit. Kesyo, hindi ko daw sinabi agad na 1 to 2 days daw. Bago nila matanggap, di sana hindi na sila nag-order. Mga ganyan, tapos sasabihin sa'yo, ibalik mo yung pera ko, ganito, ganyan. Eh, napadala mo na nga yung item, di ba? Hindi na namin hawak mga seller yung item nyo pag na-ship na namin sa courier. It's either JRS, LBC, di ba? Basta mga courier, hindi na namin hawak yan kung kailan dadating sa inyo. Kaya kayo, kung o-order kayo sa online, marunong naman dapat kayong maghintay, di ba? Hindi yung pinagmamadali nyo kaming mga seller na matanggap nyo agad yung binili nyo. Sa buyer ka, itatak mo sa utak mo na kailangan isa sa mga ugali mo ay yung marunong maghintay. Diba? Kasi hindi naman porket sinip namin to agad ngayong araw na to, dadating din sa inyo. Hindi namin yun hawak. Hawak yan ng courier. Sige, sabihin nyo sa JRS, pag sinip po yan ng pinagbilan ko, kailangan matanggap ko po yan agad. Sige, kailangan ba may ganun?
Maghintay kayo ng 1 to 2 days. Kapag 1 to 2 days at hindi pa dumating, kontakin nyo yung seller na pinagbilan nyo and kukontakin ng seller yung courier na pinagpashipan niya. Nangyayari lang to sa mga shipping, di ba? Sa meetup, imposible naman mangyayari pa to, yung di makapaghintay. Pero pwedeng mangyari to. Limbawa, nauna yung buyer sa meetup place nyo at ikaw na seller, wala pa. Kailangan, marunong talaga maghintay. Ay, hintayin mo siya, di ba? So, magbigay ka ng palugi sa kanya. Pag 1 hour, wala ka pa, okay, cancel ko na lang yung item na in-order ko. So, kung isa kang seller at nakarelate ka sa video na to, don't forget to give me a thumbs up. And kung hindi ko pa nakasubscribe sa channel ko, magsubscribe ka na dahil malapit na ako magpag-giveaway. That's all, guys. Thank you for watching. See you on my next videos. Bye-bye!